Magandang araw mga bata, muli nagbabalik sa inyo si Kuya DJ. At dahil espesyal ang buwan na ito, ipinagdiriwang natin ang Lenten Season. At dahil dyan, ang kwento natin ay tungkol sa Biblia. Gusto nyo naman simulan? Tara! Ang aking storya ay pagmumula sa isang libro, mga kwento sa Biblia para sa mga bata. Ang Batang Pastol at ang Higante. Araw-araw, si David ay nasa burol at nagbabantay ng mga tupa. Kung minsan, nawawala ang isa. Hinahanap ni David ito para may isama ulit sa kawan. Kung minsan naman, may asong gubat. Minsan ay oso o leon pa na biglang umaatake para kainin ang isa sa mga ito. Kailangan ni David ang buong lakas at galing niya para labanan at paalisin ang mabagis na hayop at iligtas ang tupa. Pero madalas, walang kailangan gawin si David, kundi dalhin lang ang mga tupa sa sariwa at matatabang damo. Hindi nababagot si David, lagi niyang daladala ang tirador niya at nagsasanay siya. Alam niya kung anong klaseng mga bato, anong laki at gaano siya dapat kalayo para matamaan niya na gusto ang kalaban. Daladala rin ni David sa pastulan ng kanyang alpa. At madalas, kinakanta niya ang mga sarili niyang likha. Nakilala na nga siya sa isang magaling na musikero. Kakaiba talaga ang pagtugtog ni David sa alpa. Samantala, magulo sa palasyo. Hindi na masaya si Hari Saul. Hindi na siya pinupuntahan ni Samuel. Malayo na ang Diyos sa kanya. Wala nang magawang tama ang hari. Madalas, umiinit ang ulo niya. Kailangan ng musika, sabi ng isang utusan, para makalma ang hari at makalimot sa mga problema. May kilala akong magaling tumugtog ng alpa, sinabi naman ng isa. At pinatawag si David sa palasyo. Tinugtog niya ang kanyang alpa. Mas magaling ito kaysa kahit anong medisina. Nakalma ang hari. Nang maalis na ang sumpong nito, umuwi na si David. Dumating naman ang balita na sasalakay na naman ang mga Filisteo. Naroon na ang hukbo nila sa lambak ng Ela. Naghanda na rin ang hukbo ng Israel. Nasa kabila sila ng lambak. Isang maliit na ilog ang nasa pagitan ng dalawang hukbo. May pambato ang mga Filisteo. Ang higante, si Goliath. Ang taas niya ay nasa siyam na talampakan at singkapal ng braso ng lalaki ang kanyang mga sibat. Naglalakad si Goliath pabalik-balik sa tabi ng ilog at pinapakita ang malaki niyang muscle. Hinahamon ang mga Israelita. Asan ang iyong matapang na lalaki? Lumabas na siya at labanan ako! Walang pumuntang Israelita sa harapan. Nasa hukbo ng Israel ang tatlong kapatid ni David. Isang araw, nagdala si David ng pagkain sa kanila at narinig niya ang hamon ng higante. Sino ba ang higante yun? At minamaliit niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Tanong ni David, ako nga ang makikiharap sa kanya? Tinawanan lamang siya ng mga sundalong Israelita. Ngunit nakarating kay Haring Saul ang sinabi niya at ipinatawag siya. Bata ka ba? Sabi ng hari. Paano mo malalabanan yung higante? Nakipaglaban na po ako sa mga oso at leon na umatake sa aking mga tupa. Tinulungan po ako ng Diyos noon. Tutulungan din niya ako ngayon. Kung ganon ay sige, pagpalaan ka ng Diyos, sagot ng hari. Pinasuot kay David ang mga damit pandigma ng hari. Ngunit
Halos di na makalakad si David sa bigat nito. Hindi po ito bagay sa akin, sabi niya, at hinubad niya iyon. Dinampot ni David ang dala niyang tungkod ng pastol at tirador. Pumulot siya ng 5 bato sa ilog at inilagay sa kanyang sungkot. Pagkatapos, hinarap niya si Goliath. Ngunit, natawa lamang si Goliath. Ano? Ito na ba ang ilalaban niyo sa akin? Sagot ni David, pananalunin ako ng Diyos. Ngayong araw na ito, malalaman ng lahat na may Diyos sa Israel. Kumuha si David ng bato mula sa sukot at inilagay sa tirador. Humagimis ang bato na parang punlo at tinamaan si Goliath sa noo. Sa sobrang lakas ng pwersa, ay pumasok ang bato sa kanyang bungo. Tumakbo si David sa higante. Pinulot niya ang tabak at pinutulan ng ulo si Goliath. Kumiyaw ang mga Pilisteo. Nabigla sila. Hiwa-hiwalay silang nagtakbuhan. Kumabol ang mga Israelita. Tapos na ang labanan. Mga bata, may natutunan ba kayo sa ating kwento ngayon? Katulad ni David, kahit maliit at bata pa lamang siya, kahit malaki ang kanyang mga pagsubok, katulad ng mga oso, leon, at si Goliath, hindi siya nangamba. Alam niyo kung bakit? Dahil meron siyang malaking pananampalataya sa ating Diyos. Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Kaya kayo mga bata, laging maging mabuti sa kapwa at lalo na sa mga magulang. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you.